Katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Salamat sa mga angels na nagsiawit. Salamat sa aming guro, sa kapatid na Gloria, at sa mga senior citizen. Hindi. Mga magagandang choir. At siyempre po, sa ating magaling na pianista, si kapatid niya Alan. Maraming salamat. Tunay nga pong nagkakaroon ng buhay ang anuman sa awitin at tugtugin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya gusto niyo po bang maging masaya ang buhay? Patuloy niyo pong tanggapin ang mga hinahasik ng Ama, ang kanyang mga binhing mabubuti, binhing mga matataba. Sapagkat sa kanyang mga binhi, wala pong nakalalason, walang nakapagbibigay pait, walang makapagdudulot ng dilim ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya't sa lahat ng mga magulang, maraming salamat din po sa mga pagsuporta niyo sa inyong mga apo at anak. Mga apo na yung iba dyan, ano, mga anak. Katuwa po sila sapagkat katulad ng anak na Marlene, aba, kasama pala yun, sabi ko. Nakakatuwa po. Di po ba, kahit na bubulong-bulong siya, di po ba nakakatuwa? Kaya kung mamarapatin lang po ng lahat ng tao, yung mga ganitong edad ay naipupundasyon na sa magandang pundasyon, alam niyo po, makikinabang din ay ang mga magulang. Totoo po yan. Kaya nga, sa panahon ngayon, wala na pong ginawa ang Espiritu kundi puspusin ng mga tao ng kanyang banal na salita, banal na aral, upang sa pagdating ng panahon. Nakikita niyo po ang kaganapan ngayon? Ano pa kaya sa mga susunod na panahon kung hindi mamumulat ang mga mata ng mga bata sa mga darating na panahon? Kung itong panahon na ito, ibang-iba na sa panahon nung unang panahon, sa pagsasalita ng mga bata, sa pagsagot ng mga bata, sa mga gawa ng mga bata, kaya't kundi po maiuulat ang mabuti, hindi matuturuan sa maganda, hindi mapupundasyon sa mainam, paano na kung ang susundin ay ang patuloy na sinasabing bagong henerasyon, ibang henerasyon, iba, mga nasa ibang kaganapan na ngayon sa mga bata. Pagnilayan po ninyo at pag-aralan. Kaya kung mga batang ito ay patuloy na matututo sa kabanalan, ang magulang po ang makikinabang. Tunay at pawang katotohanan ang mga magulang ang makikinabang. Kaya mahal na kapatid na Gloria, maghanap ka pa ng mga bata. Buhay ba nga ba? Opo. Sapagkat
Siyempre po, tumatanda ang tao. Replacement daw sabi. Bayag ba kayo may replacement agad? Buhay ba ang ama? Naku, totoong-totoo po, tuwang-tuwa ang Diyos sa mga angelic boys. Angelic boys, yung mga bata na yan ay talagang anghel pa. Kaya yung mga batang iyan dapat ay turuan sa mabuti. Kaya nakakatuwa po nung nakita ko yung mga batang tagasunod natin, yung mga anak ng mga lagad, mga anak ng tagasunod, purihin, purihin, purihin. Anak ng cops, napakabuti ng Diyos. Maghakot ka pa ng maghakot sa bukana ng mga batang mga awit. Napakabuti po ng Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan ang kadakilaan ng Diyos kung kumilos ay walang mali. At sa pananaw niya ay walang masama ang lahat ng mabuting gawa. Kaya bilang sa Espiritu, tatandaan po ninyo, wala akong tatanggihan. Lahat ng adhika ay mabuti, tatanggapin ko po. Sapagkat yaon ang misyon, yaon ang atas, ang lahat ng ikabubuti't makabubuti ay pawang dapat ay tanggapin. Walang itatapon, walang itatangi, lahat ay kukupkupin, lahat ay tatanggapin. Yan po ang Kristo. Kaya kung tapat at totoo kang lingkod, wala kang itatapon, wala kang itatangi, mabuti at masama, sapagkat ang lahat ay mahal ng Diyos. Walang babaguhin kung walang nagkamali at nagkasala. Walang magbabalik loob kung walang naligaw at nawalay. Walang itutuwid kung walang nagbaluktot ang kaisipan. Kaya't bumaba ang Kristo, hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Kaya't iiwanan ang siyam na putsyam at hahanapin ang nag-iisa na kapag nasumpungan ay malugod niyang ibibigay sa Ama. Kaya't galak na galak ang puso niya. Kaya mga mahal, ang bawat lingkod ay nagnanasa ng pagliliwanag ng kapwa-tao. Pagtutuwid ang mithiin, hindi para kung ano paman. Pagmamagaling, pagyayabang, pagpasikat, pagpaparangal, hindi po yan. Kundi pagpapalaganap ng totoo at dapat. Kaya sa inyo pong lahat, nawa mawawaan ninyo ang mabuting gawa ng Ama at matanggap nyo ang kanyang kadakilaan upang lahat ng kapwa nyo ay huwag kayong magtangi, kundi lahat ay mahalin nyo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Maliban pinsalaan ka ng kapwa mo at gumawa siya ng kapinsalahan, hindi na ito nararapat. Subalit kapag ang gagawin ay para sa kabubuti pa rin, tatanggapin. Sapagkat walang gusto ang Ama, kundi buklurin at pag-isahin ang kanyang mga anak. Kaya nga, ang tunay na nakakaunawa, gagawa ng mabuti pawa, at ang tunay na may nasa sa pawang kabanalan, malulugod matutuwa sa kanyang kapwa. Kaya mga mahal, kung mayroon mang sa inyo'y lumilis siya at gumagawa ng di tama, ipanalangin niyo't sa Ama na lang siya managot, huwag sa inyo. Sapagkat hindi marapat na kanino man na lingkod ng Ama siyang maging dahilan kung bakit ang kapwa niya'y naghidwaan, naghiwalay. Sapagkat mananagot ang isang lingkod sa Ama. Kaya't ang sino mang tapat at totoong lingkod, ang gusto niya'y mabuklod ang bawat isa. Magkaisa't magkaunawaan at magmahalan, sapagkat sa larangan ng kabanalan, walang gagawin ng mabuti, kundi ang pawang katotohanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Alalaumbaga, mahalin mo ang kapwa mo,
inibig mo na ang Ama. Tanggapin mo ang kapwa mo, tinanggap mo'y siya. Kapag naibig mo, tinibig mo ang kapwa mo, totoo ka sa Ama mo. Pagpalain kayo. Nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Ayon sa pagbasa kanina kay Jeremias po, sa kanyang aklat, sa kanyang kasaysayan, ang lahat ng mga hinihirang ay bata pa lang may nakatala ng sa kanila ay magaganap, nagagamitin. Kaya kumisan, may maririnig ka, kaya pala eka, hindi siya namatay nung bata, agaw buhay siya. May maglilingkod palang katawan niya. Siya pala eka ay maglilingkod sa Diyos. Nakarinig na po ba kayo ng gayon? Sa mga taong may panawagan, marami man ang pinagdaanan, binubuhay pa rin ang Ama. Sapagkat sa takdang panahon na kukuhanin niya para maglingkod sa Kanya, doon mapagninilayan ang mga pinagdaanan niya. Masalimuot ba ang naging buhay mo ng unang buhay mo? Subalit hindi mo inaakala at hindi mo man inisip man lang sa sarili mong isa kang magiging lingkod ng Diyos kasama mo ng ugali? Pagnilayan po ninyo. Ang sino mang pinili, may mga pinagdaanan. Meron kayang mga hinirang na agad ay mabuti na? Wala. Lahat ng mga hinirang sa unang buhay ay nagkakamali. Si Moises, bago siya napili, pumatay siya. Tama po ba? Sapagkat ang pagpatay niya ay mabuti ang layunin niya. Iligtas niya yung mga kababayan niya at nahahabag sa mga Israelita. Kaya nang siya'y pag-atasan, mas ginusto niyang iwanan ang magandang palasyo kaysa siya ay manahan doon. Sinunod niya ang panawagan ng Ama. At anuman ang sabihin sa kanya ng prinsesa ay hindi siya tumugon. Tinalikuran niya at tumakas pa sapagkat may pag-aatas na nararamdaman siya sa sarili niya. Mami na mahal, hindi ganang maunawaan ang lahat ng tao ang aking tinuturan. Subalit ang mga may pandama at may kinaukulan sa kalooban, maunawaan ang lahat ng aking sinambit sa inyong harapan. Kaya kumisan, may mga bago maglingkod ay laging may sakit at nang makadama na wala ang mga sakit nila. At nang maglingkod, tumibay ang katawan, tumatag ang damdamin, nagliwanag ang isip, nagalak ang kalooban. Yan ang mga lingkod na napipili at pinipili ng Ama. Sa hindi nila kamukat-mukat na pag-iisip, sa hindi nilang binabatid at di nila nababatid. Sapagkat ang Ama kong nananawagan ay hindi niya sinasabi muna sa iyo. Tulad ni Samuel, inilagak siya ng kanyang ina sa templo at doon ay naglingkod siya sa dambana sa panahon na yaon. At nang oras na atakda na siya'y tawagan, narinig niya ang kanyang pangalan. Ang sabi niya, Samuel, Samuel, po. Ngunit kahit ilang beses, ilang ulit na tinawagan, hindi niya alam ang sasagot niya. Kaya ano sabi ni Eli? Kapag tinawagan ka muli, itanong mo bakit po? At nang siya ay kausapin na, inilihim niya yun kay Eli. Sapagkat ang sinabi sa kanya ay ang mga anak niya.
Subalit ng dahil nararamdaman nitong si Propeta Eli, ang sabi niya ay, ano ang sinabi niya sa iyo? Ipagtapat mo sa akin. Huwag kang matakot, huwag kang maya, ipagtapat mo sa akin. Sinabi niya yung mga anak niya, patutuo lamang na walang nalilihim sa ama. Ang mga anak niyang nandaraya ng mga hain sa templo ay batid niya. Kaya sa makatwid, bata at matanda maaring gamitin, subalit ayon sa pagtanggap, pagkilala at pagtupad, ayon sa pagsasabuhay upang patuloy kang kalugdan at patuloy kang alaya. Kaya't may mga naglingkod nang naging abusado bilang salitang tao o naging malabis sa pamamagitan ng espiritu, ang akala nila'y nasa espiritong totoo pa sila. Ngunit ang hindi nila alam, dahil nakalisya na ang kanilang mga gawa, nagmamalabis na sa kanilang ginagawa. Ngunit dahil may kapangyarihan naman silang nakilala na, ang akala ng tao ay totoo pa. Subalit ang mga may pandama, nararamdaman nilang hindi na totoo ang nasa taong lumisya na. At yan ang mga panahon ng mga ninuno. Batid at kilala ng ama ang mga lumilisya sa tuntunin niya. Kilala niya at batid ang gumaganap ng totoo at nasa katotohanan sila. At kilala niya rin ang mga dinadaya, ang mga sarili at kapwa. Alin ang mas mainam? Ang dayain mong sarili mo o makipagtotoo ka sa ama na para mo nang sinabi, kapag tapat ka sa kanya, siya'y hindi talusira, naglilingkod sa iyong kapwa. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, napakabuti ng ama, napakadakila niya. Kaya nga't sinabi niya kay Jeremias, pakinggan ninyong pahayag ni Yahweh, mga anak ni Jacob, sambahayan ni Israel. Sinasabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian at ako'y tinalikda ng inyong mga magulang? Mga minamahal, kung paano nagtatanong noon ang ama, ngayon din ay nakapagtatanong siya, ano ba ang mali kong gawa, mga anak ko? Samantalang pinakikilala ko na ang totoo, pahayag ko'y inuulat ko sa mundo, pinadadama ko pagmamahal ko. Marami na akong pinakita sa inyo, ngunit ang mga bulag ay walang makita ang totoo. Marami na akong inulat sa inyo, subalit ang mga bingi di makarinig pang totoo. Kaya nga, hambing sila sa lupa na puro damuhan at ng hasikan, na inis ang mabuting binhi, nang ibabaw at malakas lumago ang damo, kaya't nung gapasin, nasama sa mga damo ang mabuting binhi. Subalit pinapahintulutan ng amayaon, ang mabuti at masama ay magsama sa lupa. Sapagkat paano niya sasalain ang kanya? Paano niyang makikita yung totoo sa kanya kung wala munang magiging masamang anak siya? Ngunit at pasubali, may pamamaraan at kaparaanan siya upang ang lahat ng naging masama ay maaring magbago at magbalik-loob sa kanya. Kaya naman, wala siyang hindi patatawarin kung bukang bibig nila ay mabuti at mula sa kanilang puso, hindi sa nguso. Buhay ba ang ama? Kaya mga minamahal, ano man ang ginagawa ng tao, ang pinakamarapat at pinakadapat pang tutdin ay ang ganap na magpakilala ang kanyang gawa ay totoo sa ama. Pakilala mo anak niya, natapat ka sa kanya, at pakikilala ng ama mo, totoo siya sa iyo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Buhay nga ba ang ama? Buhay nga po ba ang Diyos? Talagang talaga, sabi ng tao. Tunay nga po, buhay na buhay ang Diyos. Kaya
kung hindi po siya buhay, walang makadadama, walang maglilingkod, walang magiging totoo. Kaya nang dahil siya'y buhay, may nakakadama, may nakikipagtotoo at nagiging tapat na mga anak siya. Kaya mapapalad ang nagiging totoo, tapat na nakikiisa sa kanyang espiritu. Sumayin niyo kapayapaan, pagharian, kayong lubos. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Nasiyahan po ba kayo sa mga tinig ng mga batang yaon? Kung ang mga tinig ng mga batang ito'y nakasisiya sa inyong damdamin, ano pa kaya ang tinig ng Ama kung inyong maririnig? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Pakatandaan po ninyo, mas mainam na yung may tinatanim kaysa walang hinihintay na pag-aanihan. Kaya magtanim kayo ng magtanim upang marami kayong anihin. Marami ang anihin, kakarampot ang mag-aani. Kaya't gumagamit ang Ama ng mga anak niya sapagkat marami ang handog niya. Ngunit, iilan ang mga tapat sa kanya. Kaya't humahanap pa rin. Patuloy siyang humahanap. Kaya't mapalad kang makikita niya na magiging matapat at totoo sa kanya. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kailan ba naputol ang mga naglilingkod sa lupa? Kailan ba natapos ang mga paglilingkod? Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi tinatapos ng Ama ang mga maglilingkod sa lupa. May nawawala, may binibigay siyang muli. May namamatay, mayroong nabubuhay. Sa makatwid, ang nais ng Ama, noon, ngayon, at magpakailanman, hindi matatapos ang mabubuti niyang gawa. Hindi mawawala ang mabuting balita. Hindi mamamatay ang kanyang mga salita. Kaya't ang mga nagsasabuhay ng kanyang salita, nabubuhay na tuwiran at nagsisilbing tanglaw. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, oops, mga choir, sige, maghintay kayo mga anak, ha? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di gin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mahal, minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Tama na. Okay. Buhay po bang Diyos? Napakabuti ng Ama. Mga angels. Purihin ang Ama. Dakilang walang kapantay ang Diyos na buhay. Isa lang po ang aking
hindi dapat kaligtaan, dapat kalimutan. Nung bago po ako, ito po ang habilin. Parang hindi lang habilin, kundi totoo. At nagaganap naman po. Maliwanag niya pong tinuran ay ito. Anak, lumaban ka. Sulong tupdin mo ang atas ko sa iyo. Huwag katakutan ang kapwa mo, huwag kahiyaan ito. Sapagkat balang araw, titipunin ko ang totoo sa akin. Pag-iisahin ko at pagsasamahin. Kaya po, lahat ng gawain ay nais kong pakitunguhan. Totoong tulad ng gawain natin na nakikipagtotoo, magkakaisa po kami. Magkakaisa tayo. Subalit yung laban, ay sigurado po, hindi tatanggapin ito. At isa lamang din po na dapat pong ipabatid sa inyo. Tayo ay hindi isang korporasyon. Tayo ay hindi isang samahang kulto. Tayo ay nakikipagtotoo sa Ama at Siya ang may pundasyon dito. Kaya ang sinumang hindi laban sa Kanyang katotohanan at kagustuhan, kaisa natin. Kaya kung sinuman ang bawat gawain, tayo ay tinatanggap, sila'y ating tanggapin. Subalit ang sinumang sa ating umaayaw, wala na sa atin ang kasalanan. Ang mahalaga, makipagtotoo sa bawat araw at tuparin ang kalooban ng Ama. Ang atas niya'y sundin, wag ang atas ng tao o utos ng tao. Sapagkat walang maglilingkod dapat sa tao, kundi sa Kanya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, pag-isahin ang isip at damdamin sa mabuti, sapagkat kapag ang isip lang ang mabuti at ang damdamin ay hindi mabuti, ang nilalaman nito at nararamdaman, hindi magkakaisa sa kabutihan. Ngunit kapag nag-isa isip at damdamin, nagkatugma at nagkatama, sigurado mapapabuti ang ginagawa mo. Sapagkat lahat ng iniisip mo, nararamdaman mo sa puso mo. Lahat ng ginagawa mo na namabuti at pinakamabuti naririto sa puso mo. Hindi lamang sa isip mo, hindi lamang sa bibig mo. Mahirap po ang maglingkod sa kabanalan. Sandali po. Kung dadayain mo ang sarili mo. Subalit napakadaling maglingkod sa kabanalan kapag ang Diyos ang kasama mo sa paglilingkod. Sapagkat Siya ang nagtuturo ng dapat mong gawin, ang marapat mong gagawin, hindi ang ganang sarili mo lamang. Sapagkat kung papaano ka naglingkod sa Kanya, Siya ang magbibigay na lahat ng paraan kung paano mo Siya paglilingkuran. Sapagkat wala kang karunungan, kaya Siya ang magtuturo. At hindi mo alam ang mga bagay na iyong kabanalan, kaya Siya magbibigay sa iyo ng karunungan. Kaya sa inyong lahat, sumayin niyo ang kapayapaan. Nangangati po. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigib kayo ng liwanag at pangunawa ukol sa kabanalan, ukol sa katotohanan, upang anuman ang ginagawa niyo bawat araw, ipatungkol niyo at iukol sa Ama. Paano niyo ginagawa ang kabutihan?
siya rin ang magbibigay. Danting mainam. Tulad po ngayon, mainam ang pakiramdam mo. Biglang magkakaroon ka ng sipon. Di, gusto mo ba yan? Di mo gusto yan. Subalit, kahit anong nararamdaman mo at inukol mo sa kanya, di mo namamalayang gumagaling ka. Buhay ba ang Diyos? At yan ang malaking kaibahan ng isip at damdaming tao. Kapag nasa kanya ka na, binago isip mo, binago pandama mo, binago ang pananaw mo. Dati, matatakutin ka. Sinipon ka lang, natatakot ka na. Kailan kaya ako gagaling, etc., etc. Kapag nasa kanya ka na, ano ba kung may sipo ka? Ano ba kung naubo ka? Hindi naman ang sipon mo't ubo ang pinamimigay mo. Ang mula sa kanya. Kaya't habang naglilingkod ka, tumutupad ka sa kanya, hindi mo namamalayan, magaling ka na pala. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag nasa kanya ka, nagpapahalaga ka ng sarili mo. Hindi mo alam, lumalala ka. Sapagkat takot ka sa sakit mo. Wala ka nang ginawa kundi iniisip ito. Wala ka nang ginawa kundi nagpahalaga. Maliwanag ang nakabanal na salita, ang salitang banal na nakatala. Ang nagpapahalaga sa kanyang sarili, siyang nawawala. Subalit, ang nagbigay ng buhay, siyang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat nilalagak mo sarili mo sa Diyos mo, pinagkatiwala mo ang sarili mo sa Kanya, kaya't Siya ang namamaraan sa buhay mo. Kaya't ang lahat ng paraan ay pagkakalob sa iyo, ituturo sa iyo kung papaano ang dapat at marapat sa bawat araw. Kaya, payapa ka, masaya ka, dahil may Diyos na buhay ka. Pagpalain kayo. Tayo na po, mga mahal.